Hi everyone! Welcome to the Philippines! Ito pala yung day na dating namin dito sa Pilipinas. It was December 26, 2022. At ito yung gate ng subdivision kung saan kami nakabili ng aming bagong munting bahay. And ang ganda ng paligid kasi puro siya puno. Napaka-refreshing. Na-miss ko yun. And by the way, itong video pala na ito guys is napaka-special kasi for the first time makikita ko na actual yung bahay na nabili namin dito, I guess, mga 5 years ago. So, halo yung feeling, excited, gusto kong umiyak, at saka gusto ko na rin talaga magpahinga this time. At gaya ng sinabi ko doon sa aking house tour part 1 na magkakaroon tayo ng part 2, so ito na siya guys. So, if you are interested to check what's new inside the house, so please keep watching. Ganito pala siya dito sa umaga, ang ganda ng panahon, medyo may araw, tapos sa hapon medyo maulan siya. At ito yung part na sobrang excited ako na kahit wala pa ako masyadong tulog niya, hindi pa ako masyado nakapagpahinga, gusto ko na talagang ayusin itong aking small bedroom kasi gusto kong i-achieve yung parang hotel na room kasi gusto kong sulitin yung pahinga ko na parang yung nag-stay lang ako ng 30 days sa hotel. Sana ma-achieve ko siya later at ipapakita ko sa inyo mamaya din ang aking entire bedroom pagkatapos kong maglinis dito. At si ate ko naman ay nakatuka dito sa aming living room. Napaka-useful talaga nung dinala naming vacuum cleaner para at least medyo mapabilis yung paglinis namin kasi marami talagang alikabok guys kasi paminsan-minsan lang talaga itong nalilinisan itong bahay namin. At natapos na rin kaming maglinis dito sa loob ng bahay. So ito na yung pinaka living room namin guys. Ito naman yung small kitchen plus dining area namin. Sabi ko nga dun sa previous vlog ko na minamaximize lang talaga namin yung space. Medyo malaki nga itong dining table dito. Kaso nga lang, sayang naman kung papalitan namin siya. Galing pa kasi ito sa lumang bahay namin before sa probinsya. So minamaximize lang talaga namin yung space. Kagaya nito, we make sure yung TV namin sa wall lang talaga siya para hindi siya kakain ng space. At nag-change na rin kami ng aming cortina. This time kulay white. And finally, nakabili na rin kami ng sofa sa May Mandawi Foam. So this time, yung mga light color yung pinili ko para at least lalawak yung living room area namin. At ito naman yung small kitchen dito sa loob ng bahay. Napakita ko na to sa aking previous vlog. So papakita ko lang, meron ako mga canister dito. Meron tayong mga nuts. Ito yung sugar at saka milk. At saka dito merong drawer, hindi ko to napakita sa aking previous vlog, nandito ang ating mga kutsara, tinidor, mga plato at mga utensils dito sa loob ng cabinet. At saka doon naman sa may taas na cabinet, nandoon yung ating mga baso at iba pa. At nandoon pa din yung other kitchen natin sa likod ng bahay. And finally, welcome to my bedroom. Yung kabilang side, yun yung bedroom ng kapatid ko. But this time, yung sa akin lang yung papakita ko. So ito siya guys, sana na-achieve ko naman yung parang hotel na room. But so far, ang ganda naman na. At saka dito na sign, meron akong dresser dito. At saka ito naman yung graduation photo ko. Nirevive ko lang yan siguro mga 15 years ago.
ito yung dresser ko. Ang pinili ko palang dresser is parang meron yung cabinet siya. Kasi ang gagawin ko nito, guys, pagbabalik na naman ako ng work sa UAE. So, isasara ko lang siya dito. Yung mga things ko dyan, ikikip ko lang siya sa loob. Kaya yan ang binili ko. Yan ang pinili ko. At dito naman sa kabilang side ng aking bed ay naglagay lang ako ng dalawang cute frame para at least merong accent yung aking room, merong kulay. At saka nagpalagay din ako dyan ng wall lamp para feeling ko talaga na medyo hotel type. At saka as usual, ito na naman yung photos ko na nirevive ko siguro 15 years ago na photo na yon. So ito na siya, guys. Ito na yung pinaka-entire look ng aking bedroom. Feeling ko na-achieve ko naman yung parang hotel type na room. By the way, lahat ng mga furnitures dito sa aking bedroom ay nabili ko siya sa May Mandawi Foam. Yung iba dyan, nabili ko siya matagal na, siguro nasa 4 years ago. Ngayon ko lang talaga siya na-arrange. Kasi nga, ngayon lang ako naka-uwi dito sa bagong bahay namin. Ito yung pinakagusto kong part ng aking bedroom, guys, kasi pagbukas ko ng kurtina is bubungad ka agad sa akin yung aking mini garden. Medyo kulang pa yung mga plants ko dyan. In the future, sana madagdagan. Look at that, ang ganda ng clouds. So yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayong panoorin ng aking house tour part 2. Thank you for watching, everyone. Yeah.